Din po ito. Oo, alam mo lang. Parang bumalik ka lang din ng group set. Bili pa ng frame. Group set na nga lang binili mo dito, sir. Ito kay Eric. Ito, maganda tela niyan, sir. Oh. Oh, libre po ito kay Eric sa mga pa-purchase po ng mga weapon natin. Sa point of view mo kay Eric, nakikita ko ba yan sa likod niya kay Eric? Parang naka-MT 200 hydraulic brakes. Ang kagandaan din kay Eric, naka-Epic Sun na to, na sealed. Yan. Esa, Santor, Lodi. Kung gagawa natin naman, available naman yung mga rims natin tulad yan, tubeless ready. Yun na ikabit natin kay Eric, kaya hindi natin titiparin. So, Ace helmet po. May black niya po, Eric. Ayan yung black. Katulad po ang suot niya po. Ganun pa rin po, battle case, chain guard, water bottle, sipal bag, rear light. The same time, dahil project bike nga po ito kay Eric, bumalik na po yung promo natin ng naka-Shimano. Ayun, naka-Shimano rin. Naka-weapon, sealed bearing po. Libre. Nagbabalik sa aming tindahan kay Eric, ang weapon tank po. Magandang ano talaga, quality kay Eric. Matibay talaga, magawang mountain peak. Last unit na po ito kay Eric. Ay, last unit na. Yes po. Ito naman kay Eric, yung mountain peak titans na... Ito kay Eric, ito naman yung isa sa bida ng aming shop ngayon. Magaganda nating naka-sale na bike kay Eric. Actually, Maddie's Bike Shop, mga idol. Itong Maddie's Bike Shop ito, talagang hindi natin titigilan ito. Pambansang project bike at pambansang budget bike na rin. Bakit? Ang daming freebies. Pangalawa, kaya nila ibaba yung mga presyo na binibigay nila. Dinadayo ng mga taga-ibang bansa, taga-probinsya, o mga taga-OFW na mga lumuluwas na rito o nagbabakasyon na, yung nagkakatiwalaan itong bike shop na ito. Kaya ano pa hinihintay nyo? Bisitahin ulit natin si Maddie's Bike Shop. Let's go! So, Jess. Hello po! Welcome po sa, yun nga po, new episode po ni kay Eric kaya sa mga followers po niya and sa supporters po ng Kuya Eric M. Page. Welcome po sa bagong episode po ni kay Eric dito sa aming bike shop po, na Maddie's Bike Shop po. Yun nga, kay Eric, sadaan natin itong mga maganda nating naka-sale na bike kay Eric. Actually, yung iba dito nakita mo na, pero eto kay Eric, may mga bago tayong kulay. Yun ang maganda doon kay Eric. Gaganda niya, sir. Kulay, may mga ibang revision din, lalo na sa pantry natin kay Eric na nakatanwall. Kasi alam ko kay Eric, may mga nagahat din na parang, yun nga, yung gusto nila yung mga nakatanwall. Pwede rin naman naka-black kay Eric. Tulad po nito kay Eric. Yan. Pero kung gusto nila naka-black, pwede rin naman. Nilagyan po namin ng tanwall para may iba naman. So yun, kay Eric, simulan natin. Dito, kay Mountain Peak Panther, na naka-sale naman po. Nang 27,000 pesos ko only kay Eric. Ang baba na nun, sir. Opo, dati siyang 33,000 kay Eric. Ito naman kay Eric, naka-group set ko lang si Mano Diore. 12 speed po. Wala pa siyang preno kay Eric, pero ayun ang preno niyo po. Ina-assemble pa kasi natin kay Eric. Para maipakita lang sa inyo. Yes po. Ni Sir Jess, yung kanilang mga... Kasi hindi nakikita yung Diore kay Eric pag may preno. So ayun po, Shimano MT200 hydraulic brakes po ito. Naka-remote fork po ito kay Eric na... Remote lockout, no? Opo. Oo nga. Mountain Peak na rin yung ginamit. Dash 5. Yan po kay Eric. Tapos naka-Maxi Stanwell tires po ito. Oo, sir. And ang hubs po nito kay Eric is naka-Shimano. Boost hubs po ito kay Eric na microspline yung likod, center lock. Pati yung harap, center lock pa rin po. Ang, ano niya kay Eric, ang rotors niya, 180mm Shimano rotors po. Center lock. True axle po, harap likod. And ayun nga po, yung Mountain Peak Panther kay Eric. May dalawang kulay ito kay Eric. Yung glossy gray, gulit ng mga sa Everest Pro, Everest. And then ito nga po yung signature color ni Panther, which is yung black, red po. If I'm not mistaken kay Eric, isang kulay ng frame na yan kay Eric, nagkaroon niya sa Everest. Everest 2. Sir. Yun po, yung metallic black na gantong color. Pero ito, syempre, ibang unit naman ito, yung Mountain Peak Panther. Ito kay Eric, a group set nito is Shimano Diore M6100. Yung RD shifter po niya is sa Shimano Diore M6100. Ang crank naman po niya, Shimano din naman po. Ayan po, Shimano crank. 34 teeth. Tapos ang ano naman niya, kay Eric, yung Halotech naman po niya, SM-BB92, 52 ng Shimano po. Chains din po, M6100 chains po. Tapos yung ano naman kay Eric, yung cogs naman po, microspline, Shimano Diore. Mahihingi ito, sir. 11, 50 feet. Oo. Tapos yung RT naman kay Eric, meron pa rin clutch, M6100. Ayan po. Hinga, no? Ito po. 2.20. Ito kay Eric, 7,000 lang to, pero ang gandang bike na to. Sulit, kumbaga sinasabi nga, sulit. Parang project bike talaga, sir. Oo po. Ang ganda niyan eh. Opo. Although hindi naman siya 6 pulse and di siya matunog. Pero naman kay Eric, Shimano kay Eric. Iba pa rin po sinabi Shimano po. Yung iba naman kasi ayaw naman nila na masyado maingay. Yes po, tulad ko.
mas komportable ako sa mga ganyan, Kuya Eric. Kasi pag maingay, Kuya Eric, narinig, napapahinga ako eh. Oh, lalo na kung nagbablog ka, ayaw nila nang maingay. Masyadong tulog yan, may amin. Kaya malayo, kaya sir, Kuya Eric, malakas ang tuhod natin. Tapos narinig maingay, napapahinga na. So, yan nga, Kuya Eric, kaya yung mantra namin. Next natin, yung Mountain Peak Bros na nakasale pa rin po. From 21,500, ngayon kay Eric is naka 16,800 na po. Bumaba na, sir. Binaba, sir. Oh, yun, air suspension. Apo, naka Mountain Peak XS Dash 1 Panther Air Fork po ito. 120mm travel po. Oo, 120 travel, ayan, no? 120 travel. Tapos, naka Kenda tires po ito kay Eric, and then Mountain Peak rims po. Double wall alloy po ito. Ang brake set nito kay Eric is Tektro hydraulic brakes po. Oo, Tektro sir. Ayan, no? Yes po, brake set na tinatawag namin kay Eric, kasama kasi pati rotor. Yung rotor po niya, Tektro na rin po kay Eric. Tektro na rin, no? Opo, silip namin kay Eric. Ayan. Ayan kay Eric. Mapapansin mo sa brand ng ano niya, Kuya Eric, ng 180mm front rotors Tektro po. Ayan po, Kuya Eric. Oh, kadalasan malalaking sa unahan eh, no? Opo, kadalasan po. Tapos ang crank naman niya, Kuya Eric, naka Halotech pa rin po. Ito sulit to, Kuya Eric, 16,800, naka Mountain Peak frame ka na. Oo. Same time, 11 speed Shimano Diori po ito. Baka ka na naka-project. Yes po, yung Tektro hydraulic brakes, Kuya Eric, meron din tong ano, Kuya Eric, naka Shimano MT200. Itong na-open lang natin ngayon is naka-Tektro hydraulic brakes. Kasi may dalawang barren itong ano eh. Bros kay Eric eh. Merong pagbukas ang box, meron naka Shimano MT200. At the same time, meron din mo naka-Tektro. Pero both po ito ay magagandang brand po ng hydraulic brakes. Ano size frame nito, sir? 27.5 medium po. 27.5 medium. Yes po. Ang RD po niya, weight clutch din po to na M5100 po. Oo, M5100. Po, Eric, 16,800. Ito po yung color na glossy black. Meron po itong glossy gray. At the same time, merong matte black po. Mababang na sa 6,000. So, Eric, kung gusto naman niya palitan ng kulay gold na fork, pwede rin naman po. Pwede na, kasi naka-black po ngayon to. Oo. Pwede raw. Grabing ganda. Konti na lang yung stock niya, Kuya Eric. Nasa 5 na lang yata. Limited na. Opo, kasi nga po, mura lang siya at the same time. Mountain Peak brand at ayun nga po, naka Shimano components na rin po. Oo, sir. Okay, sir. Kung ako tatanungin kay Eric kung may upgrade ba dyan, siyempre, dalas ang tanong ng mga customer. Merong, pwede naman kay Eric yung siguro, ano na lang, gulong. Oo. For me, gulong po. Kasi Trident Charm naman kay Eric, magandang brand din ng Halotech yan. Oo, tama ka, sir. At kung gusto nila yung nga po, yung medyo maingay-ingay na konti, 6 pounds, pwede rin naman. Depende sa yung mga customer kasi kay Eric, na yun nga po, kunyari, 20,000 ang budget nila, Kuya Eric. As, ayun nga, dapat, nakaraan, nag-iipon na lang yung worth 21,000 na bros, bilhin lang nag-sale. Kaya nangyari, yung sumusobra, karamihan sa customer, Kuya Eric, kina-upgrade na for 6 pulse hubs, mga ganun po. Ay, okay. So, sa 21,000 nila, dapat naipon na yun nga, para sa bros, nagbaba ng malaki yung bros 16.8, ayun pa na, nag-upgrade pa ng 6 pulse hubs. So, ayan po, Kuya Eric. Eh, maganda yun sa'yo kasi nabibigyan mo sila ng advice dito. Oh. O dahil subok na subok nyo na yan mga ganyan eh. Oh, ano lang naman Kuya Eric, talagang, siyempre, mas marami talagang expertise dito. Ano lang po talaga, based on the experience po dito sa bike shop natin. Oo. Oh. At the same time, ayun nga po, hindi na kayong bibenta dito ng bike. At ayun nga po, saka, ayan, yung mga newbie o mga beginners, pwede kayong humingi ng advice kung anong magandang, yes po. Pwede ilagay sa mga project bike na mapipili nyo dito kay Madis. Sakto to, itong mga pinapakita natin ngayon dito kay Sir Jess sa Madis. Sir Jess, yun yan, no? Yes po. Ito kay Eric, ito naman yung isasabida ng aming shop ngayon. Itong mga Twitter Warrior Pro. Oo, dahil ito, yun nga, yung last vlog po natin kay Eric, na pakita po natin itong ganda nung gunmetal na color. Which is available po naman sa amin yung gunmetal na color. Pero, ayan kay Eric, gusto mo i-close up mo kay Eric para makita na ito. Tinatawag naman natin na cement gray. Cement gray, yun po. Ang lupit nito. Apat po yung kulay ng Twitter natin kay Eric. Meron tayong matte black. Oh, sir. Yung na-free sa vlog natin previously. Tapos yung, yun nga po yung gunmetal. Ito po yung mga dalawang color na nag-arrive po sa amin. Sir. Ayan po, yung Twitter Warrior na cement gray po. At the same time, meron tayong red. Mamaya explain ko itong red. Mamaya, papakita natin yung red na yan. Ito kay Eric, napakaganda ng group set. Parang sa presyo kasing 31,000 kay Eric. Ayan po, ito yung price po niya, 31,000. Carbon frame na po ito kay Eric na P800 po. Yes po. Tapos naka SRAM GX po ito na group set. Oo nga, ayan o.
Sa group set pa lang ito kay Eric, if I'm not mistaken, 25,000 na po. Oo, siya, group set pa lang pag bumili ka. Wala pang preno yun kay Eric, ha? Oh. Wala pang preno yun. Wala pang BB yun. Wala pa. Sa box kasi kay Eric ng SRAM. Oo. Oh. Ayun nga po, chain, cogs, crank, shifters lang. Hmm. Ayun po. Grabe, ang ganda. Ano size frame ito, sir? 29ER, medium po. Kasi yung nakaraan ang plan natin kay Eric, small lang. So, kala ng mga tao kay Eric, small lang meron. Pero ito po, meron tayo mga medium, large, and small. Paunahan na kayo dito. Ang ganda ng setup mo, sir, oh. Yes po, carbon na ito kay Eric. Ibig ka, parang bumili ka na ng group set ito. Kasi yung preno naman ito kay Eric. Some if level, not mistaken, 5,000 din po ito. Oo, alam mo. So, parang bumili ka lang din ng group set. Miliber ng frame. Group set na nga lang binili mo dito, sir. Yeah. Opo. Carbon frame pa. Kaya sulit na sulit ito kay Eric. Saka yun nga po, naka-throw axle fork po ito na boost. And yun nga po, ang bottom bracket po na ito is naka-DUB. Oo, oh, sir. Press fit po. Oo. Oh. At naka-floating rotor ka pa, sir. Yes po, so, kay Eric. Ang ganda, oh. Grabe, sir. Kung gusto nila naka-tunnel po yung gulong kay Eric, pwede naman po. Kung gusto pwede, naman nila naka-brown, pwede naman po. Itong isang kulay kay Eric, mga pansimba, ito talaga yung pinaka-stock niya. Ayun, oh. Ayan po. Ito yung pinaka-stock niya, naka-Innova Pro. Oo, oh, sir. Kami lang po talaga nag-iiba ng gulong. Oo, Innova Pro. Pero wala na kaibong, kumbaga wala nang i-add pa. Kasi kay Eric, hindi naman namin yung gulong, oh. Itong nipis niya. Sa nipis ng Maxxis, kay Eric. Taba pala, taba ng Maxxis. Oo. Sa nipis nito. So, talagang mas in-upgrade pa namin nang walang additional payment. Oo nga. Dati po itong 50,000 to 55,000. Ngayon kay Eric, nagkakalaga na po ito ng 31,000 pesos po. Tama kasi. Saka bumagay din sa kanya yung Maxxis. No? Yes, kay Eric. Yeah. Talagang pag binili nila yan, parang lumalabas na parang project bike na rin na yun nga. Wala silang papalatan kasi pati yung handle grips to kay Eric, ganda yun. Twitter din. Leather. Oo nga. Leather ibang po. Ibang klase siya, oh. Opo. Yayamanin. Oh. Magkano to, sir? Price ito? 31,000 po. Yeah. Mura na nito, sir. Tanda-tanda ko pa yan, nung lockdown. Ayan po mga presyon ni Twitter. Opo. Kaya alam natin si Twitter kasi nakapunta na tayo sa mga ni Twitter. Eh. Opo. Kaya, tsaka yan, kay Eric, ang mga previous ito kay Eric. Oh sir, pakita natin ganda yung previous kay Eric, mo. Weapon Ace. Hmm. Tapos. Ito mga libre ni Sir Jess pag bumili ka ng ano. Chain guard. Project bike. Si Fall po. Minsan kay Eric, pinapalitan namin ito ng ano, pwedeng palitan ito ng, with choice po nila, ng bike pump. Hand pump po. Bike pump. Kasi lalo na sa mga road bike, mas prepared po nila yung mga bike pump. May MTB naman po, mas prepared naman yung mga bag na gato. Kasi sa road bike kay Eric, kanalasan nakikita ko naka road bike, yung mga jersey niya eh. May mga bulsa sa likod yung kay Eric eh. Oo, okay. Ito yung mga tool natin ng mountain bike. Eh, meron tayong mga bag. Oo, mga bag lang. Pero bago ito. Opo, ito may rear light, may battle case po na magandang klase na rin po. Alloy po ito kay Eric. Kaya alloy daw ito mga idol. Opo, tapos leather boots. Tapos, ito pong... Ang dami din, bike lock. Bike lock, oh. And ito, ang laking bote nito kay Sagmit ito eh. Okay, oo, Sagmit. Uy, yun na Sagmit. 1,000 ml na paddle. Oo, pwede niyang mailagay. At saka ito, chain guard. Ayan po, yung mga babies po niyan. Mm-hmm. So, ayan po, balik po tayo sa bike, Kuya Eric. Ito naman, Kuya Eric, yung Mountain Big Titans na, yun nga po, nag-sale din po ito from 27,000 po. Mm. Ngayon po ay 19,500 na lang. Laki po. Laki niya ba, sir, ha? Malaki po, Kuya si Eric. Titan, oh. Yung mga naghahanap ng Titan dyan. Oh. Yes po. Ito naman kaya Eric. Ang kagandahan po nito, eh, naka Shimano Deore, M6100 na po ito, na shifters and RT po. Shimano Deore, yan. Yan. Grabe, ang ganda. Marotech na rin po. Hmm. Ang ganda, sir. Ayan, oh. Tapos Shimano naka Shimano MT200 hydraulic brakes po. Oo, Shimano MT200 na rin, hydraulic brake. At ang kagandahan nito, eh, suspension port, oh. Hmm. Mountain Peak na rin. Oh. Yung auto ko ba nito, sir? 160, 180? 180 rin po, Eric. Sir, oh. Apo, 180 rin po. Laki nito. Solid to. Pogi. Okay. Tingnan natin yung frame. Anong size? Large size. 29, okay, Eric. 29? Meron itong large price. Large size, price to rin. Nagugutom na kasi ako, Eric. Large size. Oh. Large size. At the same time, meron din pong medium size. May medium. Ayun, dalawa. Pakinggan nyo mga idol. Naghahanap ng size nito. Baba na rin kasi ng presyo yung binigay ni Sir Jess dito. No? Opo, saka maganda yung grips ito kay Eric. Yun nga lang, medyo mga pa... Honest speaking, maganda naman talaga, WTB. Oo, pero yung sir. Spike po nito, babakat sa palad ito kay Eric. So, pwede naman mag-gloves ka. Pero iba, gusto yung ganyan. Oo, yung iba. Iba. Kasi lalo na yung mga pasmado kay Eric. Kasi may mga spike to, so hindi tutulas. Ayaw nila nang madulas, gusto nila magaspang. Pero advice ko po, bumili lang po, mag-invest sila para ng bike gloves. Lalo kasi pag malayo kay Eric ang biyahe. Hindi po masyado masakit sa kamay. Oo, mayroon yung ganun, mga malayuan. Mura lang yun kay Eric, mga bike gloves. Oo, sir. Ayan, oh.
Grabe, oh. Riding. Ang Eric, 19,500 from 27,000. Tapos, ito po yung last natin sa mga factory bike. And then, next natin kay Eric. Isang mabilisan sa mga project bike naman kay Eric. At meron tayong mga pasapag lalo sa mga weapon. Project bike. Project bike. And, ito kay Eric. Ito yung sa naming budget bike. Actually, hindi pa nga dumating sa Pro Max. Dinahabol. Pero ipapost po namin. Abangan nyo po yung Pro Max na bago naming budget bike. Which is yung PM30 2024 4 model. Model po. Naka-rigid fork yun kay Eric. Post naman namin yun. Yung uso yung rigid fork. Madis Bike sa Facebook page po. Oo, bisitahin po, nyo lang. Foxer Lincoln kay Eric, 27.5. Oo, sir. Na, yun nga po, nagbaksak presyo din po. Dati po itong 13.5. Ngayon kay Eric, 10.5 na lang po ito. Oo, sir. Apo. Grabe, naka, no? Shimano Altus. Oo, Altus. Tourney siya, no? Tourney pala, tourney. Pero, tourney. Oo nga. Oh, tourney nga. Pro wheel. Ayun, no? Tapos, naka 2x8 po na... Oo, 2x8 siya. Apo. Ayun, no? Shimano. Oo. 2x8. Apo. Grabe, ang ganda. Ano ginamit mo na hydraulic dito? Smack. Smack kay Eric. Smack naman parang gumawa na si Mountain Peak din kay Eric. Kasi may ibang kags smack din po na pinalit sa aerobic. So, magandang klase pa rin po. Pag kay Mountain Peak naman kay Eric, kay Sagmit, magagandang klase. Magandang klase, sir. Saka, walang issue. Opo. Magandang talaga quality kay Eric. At ibay talaga mga gawang Mountain Peak Paxter. Opo. Solid yan, sir. Ayan po. Yung freebies niya, Kuya Eric. Ganun pa rin, Kuya Eric. Ganun mga ganun pa. Yung freebies. No? Pinakita mo na yung freebies. Is, yun po, sa lahat ng bike mo namin, yung mga freebies. Mapa, Riptide, Nagaruda, mula bababa hanggang sa pinakataas. Ganun po yung freebies, Kuya Eric. Ayan doon yung mga freebies niyan. Kahit si Paxter ang bilin nyo. Kahit si Paxter ang bilin nila, may freebies. Oo naman, Kuya Eric. Tapos, yun nga, free delivery within Metro Manila po. Grabe, ganda nun, sir, ha? Hello, Kuya Eric. Ito na nga tayo sa mga project bikes natin. Oo nga, sir. Pambansang project bike, sir. Salamat po kay Eric. Hindi isang Madis bike shop. Salamat po, salamat po. Ito kay Eric, pakita natin ngayon kay Eric yung mga weapon natin kay Eric kasi may mga tagal din na bago dumating ulit yung mga weapon kasi nga since nung nagka-ulan-ulan po. Oo, sir. Na-delay din po sila ng mga delivery ito kay Eric. So ngayon, meron na po ulit sila and back operation na po ang weapon. Ito kay Eric, meron tayo dahil sa, yun nga, nagbalik po ngayon ang weapon na sa ating shop. Meron tayong bagong pasabog dito kay Eric. Dahil bukod sa mga dahil sa project bike natin kay Eric, bukod sa mga sealed bearing po ito ng mga pedal. Oo. Una po yan, kay Eric, bumalik na po yung promo natin na sealed bearing po mga project bikes. Papakita ko po sa inyo mamaya yung mga pedal natin. At same time, pag bumili po kayo ng weapon na inya po, bike, meron kayong mga libreng jersey ng weapon kay Eric. Kulat ng suot kay Eric! Kay Eric! Nagigil sa'yo kanina. Kulat ng suot ko. Pakita ko sa'yo kay Eric. Ayan, oh. Tulap ng suot ko. May sa likod kay Eric. Hindi sa akin ni Sir Jess, oh. Grabe, oh. Ewan pa sa likod yan. Mamaya, papakita ko tayo yun. Ito. Papakita ni Sir Jess. Ayan. Yung mga... Ito kay Eric. Ito. Maganda tela niyan, sir, oh. Libre po ito kay Eric sa mga purchase po ng mga weapon natin. Weapon tank. Sa mga ibang frame natin. Ayan, kay Eric. Ayan, pakita mo yung likod, sir. Ayan, oh. Oh. Ayos, sir. Ang ganda. Ang ganda, sir. Panalo. Opo, meron tayong medium large extent. Hindi siya mainit sa katawan eh. Opo, lighting po ito kay Eric. Ayun nga po. Pag nag-purchase po kayo ng weapon tank or hammer weapon po. Hammer. May kasama pong free jersey po dyan, bukod po dyan. Meron tayong naka-weapon, ace helmet po. May black niya kay Eric, ayun yung black. Katulad po ng suot niya po. Meron pa rin po, battle case, chain guard, water bottle, sipal bag, rear light. At the same time, dahil project bike nga po ito kay Eric, bumalik na po yung promo natin ng naka-Shimano. Ayun, naka-Shimano tuloy. Naka-weapon, sealed bearing. Oo, libre lang yan. Apo. Libre yan, project bike yan kay Eric. Grabe. Apo. Saka bumili talaga dito kay Sir. Jump up kay Eric. So ayun, ito nga. Punta na natin yung mga bike kay Eric. Ito yung sir, weapon tank. Yung mga project bike. 29 year. Apo. Nagbabalik sa aming tindahan kay Eric. Ang weapon tank po. Ito kay Eric, 11-speed Shimano Diori po ito. Shifters and RD po. Shimano MT200 hydraulic brakes po ito. Sir. Tapos, ayun po, naka Shimano Q's crank po Eric. Ayan. Pogi-pogi. 40 teeth. Oo, 40 teeth. Ang laki. Opo. Halotech. Tapos, naka 6 pounds hubs po ito kay Eric. Oo, yung hubs niya. Naka tulog mayaman. Ito. Opo. Grabe. Yayamanin. Yes, sir. Tapos, ayun nga, naka short stem po ito na aerobic. Ayun,
Heroic? Yes po. Naka-shield bearing po ito na Shimano HS09. Wow. 09 na headset po. Grabe, ang ganda. And then, ang seat post kay Eric is naka-weapon ambush pa rin po. 30.9. Oh, 30.9. Apo. Malupit to. Ayun, tingnan niya to. Kasi yung mga ibang frame kay Eric, 31.6 naman yung mga seat post nila. Ito naman si weapon. Tank is naka 30.9 po. Oo. Tapos Maxxis tires po ito kay Eric. Gusto po nilang gawing black, pwede rin po. Kung gusto naman nilang gawing tan wall tulad po nito, pwede rin naman po. Ginawa po namin itong Mountain Peak XS1 Panther Air Fork po. Kasi po yung stanchion po niya, same time yung color po nito, parang tugma kay Eric. Oo, tumayo naman siya. Masi-masi lang. Ito, sa likod. Ito kay Eric, nakakalaga lang ito ng 24,000 pesos po. Mababa na yan siya sa mga project bike na ganyan. Opo, no? Saka yun nga, ang daing libre kay Eric. May mga jersey pa tayo. Oo, tapos may mga libre welcome back ito. Ni Weapon ayan, Philippines. Oo, kay Weapon Bike Philippines. Opo. Shout out. Shout out po kay ma'am. Alam mo na yan kay Eric. Ayan yun. Kaibigan ko na sila Weapon eh. Sa mga kaibigan natin dyan sa Weapon. Yes po. Tapos. Ayun. Ito po, yung weapon hammer natin kay Eric. Weapon ito, hammer. Opo, 21,500. Siyempre, mas maganda ka rin si Eric. Kung ako din nanonood kay Eric, kasi actually pinapanood ko yung mga vlog mo kay Eric. Oh, sir. Ang gusto ko talaga malaman mo na, makita yung bike, at the same time, makita na agad yung presyo. Malaman na agad yung presyo. Oh, kasi yung presyo. Kaya ako, ayun nga, bilang viewers mo rin kay Eric, at pinanonood ko rin yung mga vlog mo, ayun po, panakita ko magandang bag. Magkano agad yung presyo? Yun agad yung tanong ko, magkano yan? Ganda yan. At yung mga nasa ibang bansa, talagang no, sir, oh. Kaya bago ko sabihin yung specs, sabihin natin yung presyo. 21,500 po. Ang baba na nun, ah. Pakita mo, sir, yung mga nakalagay. Yes, ayun naman, doon tayo. Ito, naka-weapon, hammer, zero, Grabe, medium size. Pwede sa hard trail bearing, pero... Oh. For cross country lang po talaga sana kasi yung fork po niya hindi po talaga pang hard trail. Tumutugma talaga siya, no? Cross country lang po. So, pang ano lang, mga ilog-ilog, ganyan. Huwag nyo na po italon kasi ang parameters o limitation po ng fork niya, hindi po ganun kataas. Hindi tulad po ng mga pa-enduro po. May binabagayan. Yes po, kay Eric. So, ito. Ayan po, naka-tanwall din po ito na gulong. And then, naka-tubeless ready po ito na heroic po na rim swap. Ay, di ko pala nabanggit kay Eric, yung rims pala ng tank, tubeless rider din po yung Aerovic AR3. Hmm. 6 pounds din po ito na Aerovic po. Tunog mayaman. Oo, tunog mayaman. Yes po. Kaya yung mga hinahabol ng aso. Experience ko yan. Apo, halatag na ito kay Eric, naka Aerovic XXC-7 na crankset. Crank po. Hmm. Yan po. Ang ganda ng crank na yun, matibay Shimano ang crank na yun. Shimano MD-200, tapos Shimano Theore. Na RD shifter po kaya. Oo, ayan o. M4100. Kato kaya Eric, 21,500. Ganda ng bike mo. May t-shirt ka pa. Tapos, ito, next tayo. Ito, kaya Eric, wala na itong t-shirt. Hmm, sir. Siguro ano lang. Siguro dito kaya Eric, ang matitira, yung pedal. Siyempre, pag-project bike kaya Eric, meron pa tayong weapon pedals pa rin kaya Eric. Yan. Oo, oh, yan. Tingnan lang, siyempre, wala na yung jersey kasi weapon jersey kaya. Pero, ano, good news naman po sa mga future buyer po or owner po ng mga Mountain Peak. Mm. I heard naman po papagawa si Mountain Peak din ng mga jersey para sa mga customers din po natin. Kaya po. So eventually, sooner or later po, magkakaroon din po ng mga free jersey po ito para sa mga consumer naman po ng Mountain Peak. Kaya po, kay Eric. Ito naman kay Eric is Mountain Peak Monster 29ER full Shimano 11 speed naka Epixon steel fork for only 33,000 pesos only. 33,000 pesos lang? Naka-project bike ka na. Baksak presyo yan, kay Eric. Sulit dating 39,500 to, kay Eric. Utang mo nga, dating 39,500, sir. Grabe, no? Opo. Ang laki na rin yung na-discount mo rito. Yes po. Ang specs naman ito kay Eric, naka Shimano Deore M5.00 crank. Shimano Deore 1151 teeth cogs. Pangariat tapos buo. Naka aerobic 6-pound subs po. Mm-hmm. Tapos, tunog mayaman din. Tapos kay Eric, naka aerobic AR3. Tubeless ready po na tubeless ready na rims. Stainless spokes. And ayun po, shifter niya to kay Eric. Saka naka MT200 hydraulic brakes. Ang kagandaan din kay Eric, naka Epixon na to na sealed. Yan. Esal Santor. Okay. Oo. Magaan to kay Eric kasi naka-full Shimano na naka Epixon pa. Ay, oo, so yung weight differential po nito sa ibang project bike. Iba. Same time kay Eric, kung nilagyan po to ng Everest na frame po, mas magaan. Timbang check. Oh, timbang check yan. Timbang check. Para sa mga nagtatanong ng mga timbang. Lalo, bumabola, binabola. 13.20. Kaya, okay. Ang timbang niya, nakita nyo ha.
13.20 sa mga nagpagaan. Para sa mountain bike, kaya magaan to kay Eric. Isa sa nagpagaan sa kanya, no? Yung fork kay Eric, yung fork, saka si Shimano components. Kasi yung components ng Shimano kay Eric, magaan talaga. Unlike okay. sa mga sa aerobic or submit. Kung pag Shimano, Shimano, iba talaga kay Eric. Mm-hmm. As well as yung SRAM po. So ayan po Eric, 33,000 po ito. Maka-Epixon ka na, naka-Shimano ka na, naka-6-post na, naka-Maxxis ka na, naka-tubeless ready ka na rims. At the same time, yung mga freebies pa po kayo dito. So ito, next po natin kay Eric is yung, ito naman yung lavender series natin kay Eric, hindi na ganun ka-lavender. Kasi yung hubs niya, ginawa naman namin itong gold naman. May iba naman. Bagay naman sa kanya, sir. Ito kay Eric, nagkakalaga lang po ng 25,500 po kay Eric. 25,500 pesos yes. only. Speed po ito, naka Shimano Qs na crank. Kung gusto niyo po yung Shimano Qs na ay, Shimano Diori na cogs po, 26,500 po. Pero ito, konti lang yun, sir. Dadagdag, no? 1K difference na po, naka Diori na kayo. Ang ganda nito. So, ayun yung kagandaan sa mga project bike kay Eric. Meron kang, pwede mo siya laruin yung mga parts. Pwede mo i-balance kung gusto mo tamaas, mas bumaba. Pwede dito yan sa Maris Bike Shop. Pag regarding sa ano nga po, sa project bike po. So, ayun po, 25,500 po ito ang cost, build po nito, build cost po nito. Tapos, sure. naka, pasin mo kay Eric, madalas kami gumamit kay Eric yung tubeless ready. Siyempre, kung gagawa natin naman, available naman yung mga rims natin tulad ng tubeless ready, yun na yung gamit natin kay Eric, hindi natin titiperin. So, kasi, minsan, double wall alloy, pag walang stock na tubeless ready, ngayon kay Eric, available naman. So, tubeless ready natin. So, ito po kay Eric, 25,500. Ang Everest Pro po, is 27.5 lang po for now pero baka next week kay Eric meron tayong 29ER po as per warehouse advice po. So ito naka CH08 po and naka Mountain Peak na handlebar and stand po. Air fork din po to ni Mountain Peak na 120mm po. So okay. 6 pouch pa rin po. At ang kulay niya kay Eric meron pong black at the same time meron din naman pong color metallic gray po. Ito kay Eric, sa mga naghahat ng Everest 29ER, meron tayo ganitong kulay. Sa matte black. Everest 1 po tawag dito kay Eric. Sa point of view mo kay Eric, nakikita ko ba yan sa likod niya kay Eric? Parang pare sila naka-rigid, parang hirap pamili, no? Oo, sir. Ito kay Eric, tignan natin, no? Ayan, no? Okay, sir. Tignan mo naman kay Eric. Everest, same time yung submit. Pares naka-rigid. Ayan, so, maganda talaga kay Eric, dalawa na lang bilhin sa kulay. Oo nga eh. Ayan kay Eric. Magkamukha nga lang sir. Ito kay Eric, POV, dun ka banda kay Eric, tingin ko. Ayan o. Depende, kung ano yung magugusto. Kaya namin ginawang rigid para ipantay lang dito sa submit B2R. So, kasi nagagandahan kami sa B2R, same time. Siyempre, pag-ibin na po, maganda talaga si Everest po talaga kaya. Tsaka mag-aang po yung frame. So, ayun po. Actually, ikaw kay Eric, ano na pili mo? Dun na ako sir. Submit, no? Parang panggawa po ng submit talaga pag personal, eh. Kumbaga ako to, sir. Diba, eh, siyempre, naiiwan sa akin, Mountain Peak. Ito yung Mountain Peak ako, siyempre. So, ayun kay Eric, itong Mountain Peak Everest po namin to. Ito po yung naka-rigid fork po na XF-29 po na rigid fork. Sir. Tapered po ito na naka-true axle po. Harap likod, true axle po. And then, ayun nga po, ang gamit pa natin dito kay Eric na hubs po is yung 6-pound hubs po. Tapos Diori pa rin to kay Eric na crank and then Diori po na 1151 teeth po na cogs po. 6 pounds tapos ito po nakakalaga po to ng 31,000 pesos ng kay Eric. Ayos na rin yan sir, presyo yan. 31,000 po. Tapos yun pa rin po, may mga libre siyang pedal po kay Eric. Oo, yung pedal kung gusto na gawing air fork, pwede naman po. Black or gold po, may available tayo. Kung gusto gawin nilang Santor, yun nga po kay Eric. Tulad sa nagawa kanina, pwede mong adjust yung mga parts. Mataas ang konti or bababa ng konti. Depende po sa mapipili niyo yung parts. Ito kay Eric, yun pa rin yung nakaraan. Ito pa rin yung Sagmit B2R. Ayan, pambansang project bike. Ogi, gang pa. Si Sagmit B2R. Last unit na po ito kay Eric. Ay, last unit na. Oh. Yes paunahan po. Na lang kay Brooklyn. Nakakinesis po ito na rigid fork. Oo nga, sir. Yung Mountain Peak. Apo. Shimano Qs po ito. Kung gusto yung Everest po, 11 speed. Naman po, Shimano Qs 10 speed po. Group set po. Wala kang tinipid dito, sir. Tinodo mo lahat. Opo, magandang klase ito kay Eric. Tapos, 40 teeth na po yung crank niya. And then, Shimano Qs din po yung RD, shifters, at cogs po na 48 teeth. Apo. Ito kaya rin, kakalaga lang ito ng 28,500 po. 28,500? Yes po. Sulit na yan, no? Kung naka-speed po ang soldier na rims po. Tubeless ready rin po. Tapos Maxxis Recon tires po. Grabe, ang ganda nitong bisikleta nito. Ayan po. Angas yung tinidol niya, oh. Same size nito sir, large pala oh. Large po. Eh, white to kay Eric, mapapansin mo, tara sa loob kay Eric. Yeah. Pakita nyo nga sir. Yes po.
Kaya papakita ni sir yung white color. White. Ayan, white. Ito yung white color. Sa tank naman, kaya Eric. Ayan. Sa tank, pwede rin yan. Sa tank, ito yung sa tank. Mga ninja pa kami, kaya Eric. Hindi natin nabutan mabuo, pero pagdating naman dito, pwede nyo naman po pabuo sa akin. Oh, pwede daw kayo mamili, sabi ni Sir Jess, kung ano yung nagugusto nyo magpabuo, kung ano yung gusto nyo ilagay. Yes, kay Eric. Kayo pa rin daw naman na masusunod. Pero bibigyan din naman nila kayo ng magagandang advice. Opo. Yan ang Madis Bike Shop dito sa Quezon po. City. Salamat po kay Eric. Pagdating sa Quezon City, sa Project Bike, hindi lang sa Quezon City pala nangunguna si Madis. Buong Pilipinas, kaya nga tinaguyan natin pambansang Project Bike. Compliment tayo, Eric. Grabe. Yung mga hindi pa nakakapagpabuo dyan dahil September na. Kaya, so yes! Ayan po, andito lang po kami sa One Fugod Loving, Congressional Avenue, Quezon City po. And then, 0977-248-7229 po. And, ano nyo kay Eric, open po kami 9 to 6pm po, daily po. And, yung page po namin, Madis Bike Shop, page na po, isa lang po yun. Oo, nag-iisa lang yun, ha? Apo, nakita po natin yung mga project bikes po namin. At the same time, yung mga mountain bike po namin, yung mga available ngayon. Pero yung mga gusto po kayong mga ibang setup po, na nakita niyo po sa previous vlog po ni Eric. Pwede nyo panoodin yung nandun pa rin. Still available, sir, no? Yes po. Ayan po. Maraming salamat kay Eric. At the same time, ingat po sa biyahe, Eric. Malayo pa kayo. Pasensya na kayo. Medyo nadali tayo ngayon. Pero it was a good run po. Ako po sir. Si Jess, kay Eric. And then, salamat po. Yes po, Eric. Yun. At maraming salamat sa mga OFW natin dyan, no? Na sumusuporta kay Madis. Maging sa YouTube channel ko. Ingat kayo dyan. So just, thank you. Thank you. Eric, meron ka palang subscriber na tumawag sa akin kanina. Sir. Si Ronald ng Marikina. Ronald ng Marikina. Yes po, in-inquire niya itong submit B2R kay Eric. So, grabe, taga Marikina yun, ha? Po. Shout out po ito kay Eric. Oh, shout out sa mga taga Marikina. Yan, hello po, itong mga taga Marikina. Tapos, ito po yung bike ni Yas. Na i-inquire po niya. Ayan. Ang ganda nun na pili niya, sir. Okay nga. Pero, namili tayo kayo na, Eric, yung Everest. O ito, baka maguluhan na yun. Oo nga eh. Ayan o. Bahala na. Oo, bahala na. Ayan po.